Good day sa inyong lahat. Welcome to Glenn Jay's Kitchen. Natry nyo na bang magluto ng isda na pinalot sa dahon ng saging? Pwes, kung hindi pa, ay ipapakita ko sa inyo kung paano ito gawin. Napakasimple lang gawin. Pwede ka rin pumikit kung gusto nyo. Alam nyo bang ang dahon ng saging ay may polyphenols? Ito ay natural antioxidant na nakukuha natin sa green tea. Mag-umpisa na tayo. Ang unahin natin gawin ay tatanggalin natin yung buntot ng isda. Tanggalin din natin siyempre yung hasang at yung lamang loob. Pagkatapos ay hugasang mabuti. Ito yung mga ingredients na kakailanganan natin. Kailangan natin ng nor cube, salt and pepper, syempre yung tulingan fish, coconut powder, pwede rin kayong gumamit ng coconut milk kung gusto nyo. Kailangan din natin ng ginger, white onion, tomatoes, and banana leaves. I-rub natin yung isda ng salt and pepper. Sunod natin gawin ay ilagay natin sa dahon ng saging. Tapos, budburan natin ng coconut powder. Tapos ay ilagay na natin yung kamatis, yung ginger at saka yung onion. Ibalot ito. Ulitin lang natin yung procedure na ginawa natin sa unang isda. Hindi ko tinupi sa dulo kasi gusto kong mapunta sa sabaw yung lasa ng isda. Pagkatapos nating mabalot, ay lalagay na natin siya sa ating kaserola. Susunod na rin nating ilagay ang mga ingredients gaya ng kamatis, yung onion, luya, magdagdag tayo ng asin. Lagay natin yung nor cube. At ibutbut na natin yung coconut powder.
Pagkatapos ay lagyan natin ng tubig. Konti lang, yung hindi naman lumalangoy. Yung katamtaman lang. Takpan ito at pakuluan. Pakuluan ito hanggang mag-reduce yung sabaw into 50%. Tapos na! Ito na ang ginataang tulingan. Hope you like it!